Tigilan na po natin mga fixer dyan. Pwede ba, Secretary Laguesma, palayasin na po yung mga fixer dyan, yung mga ambulance chaser kung tawagin sa NLRC. Talamak po yan. Inamin po yan sa akin ni Chairman Nograles when he was here during our budget deliberation. So, stop na po yan. Kasi one day, pupunta po ako dyan, I'm not kidding, kapag naabutan ko po may mga fixer, kakalad ka rin ko po palabas ng NLRC mga yan at papahiyain ko po sila. Usap na po kami ng aking legislative team. Dapat po yung bond na ipopost or yung escrow na ipuput up, it should be equal to the amount of the claim. Hindi po yung maglalagay ka ng bond na barya-barya lamang, parang nang insulto pa, parang na binobobo ang taong bayan. That's the rule. I believe that... Well, then we have to change the rule. Yun po dapat ang ginagawa. Opo, kung ganun. Wala man lang sa inyo nakasilip sa dollar, sa NLRC, ang tagal-tagal nyo na dyan. Tinubuan na kayo ng mga buhok kung saan-saan. Hindi nyo pa naisip yan na dapat yung bond equal doon sa claim. Hindi kayo magpo-post ng bond na mas maliit sa claim, for God's sake. Parang lukuhan to. Parang binobobo nyo po ang taong bayan. Parang binobobo niyo po ang mga manggagawang Pilipino. At hindi po ako papayag, not under my watch. Equal naman po ang claim. Kaya lang pag mahaba po ang panahon at nagpupunta na po sa korte, sa Court of Appeals, ay tumataas po yung award. So, maski magsimula sa equal sa claim, nag-iiba po yung presyo ng award, kaya po hindi na tugma. No po. Marami po ako manakausap ng manggagawa. Wala po siya tatanggap ni Singkong Duling. Yung nga po sabi kanina, kamatay na po sila ni Singkong Duling, wala po silang titikman doon sa pinanalo nilang case sa NLRC. I would suggest that your long list of complaints of those who've already won, ibigay po nyo para ma-execute kaagad. Okay. And then siguro po, turuan natin yung mga sheriff. Siguro mag-aral sila, mag-seminar sila kung paano po mag-identify ng mga properties, paano po maghabol, mag-garnish ng mga properties. Because some of these sheriffs, sorry ha, hindi naman siguro lahat, ay tamad. Ang ginagawa po nila, sasabihin po nila doon sa claimant, sige, maghanap ka ng account nung dati mo employer, pumunta ka sa LTO, tumingin ka ng mga plate number doon ng iyong amo, bantayan mo yung kumpanya ng iyong amo, paglabas ng sakyan, kunin mo yung plate number, o tingnan mo kung back account yung iyong amo. Bakit kinakailangan po yung claimant o yung employee ang magawa niyo, yung ex-employee ang magawa niya? Di ho ba dapat trabahohin ng sheriff? Yeah. According to the NLRC, they ask assistance from the sheriff, but they don't order, right? Mm. Well, palagi hong nangyari, yung sheriff po ang nag-uutos doon sa mga nanalo na ng mga manggagawa ng kaso sa NLRC. Inuutosan po sila ng sheriff na hanapin yung properties o bank accounts. Pupuntahin pa po sila sa Land Registration Authority kung meron mga lupain ang kumpanya. Anong alam po ng employee? Anong alam po ng manggagawa? Kulang po siya sa kaalaman. Especially kung kulang po siya sa pinag-aralan. How would we know? How would he start? Where is he gonna start? Wala po siyang kaalam-alam. So ang nangyari, he comes to me to complain because the last resort is coming to me. Hindi nila alam kung anong gagawin. Babalik sila kay sheriff. Sige, kahit saan kayo pumunta, wala mangyari dyan kasi ginawa ko ng lahat. And then I asked the sheriff, what did you do? Wala. Nga. What the sheriff did, he picked his nose and he picked his teeth. That's what he does. That's why wala pong nahanap na pera o properties para pambayad po sa ipinanalong kaso ng pobreng manggagawa. I'm sorry if I'm being emotional kasi nag-build up na po to sa akin na nakikita ko po kung paano po talaga naapi yung ating mga manggagawang Pilipino. And I promise myself, pagdating ko po sa Senado, I'll do something. We appreciate that. And now I'm here, I'll make sure na lahat ng hinanakit ko na pang-api sa mga manggagawa, hindi na po mangyari. I'll make sure under my watch, it's no longer gonna happen anymore. We appreciate and kayo that. Po dyan sa NLRC, humanda na kayo because hindi ko kayo titigilan hanggat ninyo po ayusin ang inyong mga trabaho.
ibigay po nyo yung listahan ng lahat ng mga hindi natulungan, maski po sila nanalo na, para malaman po ng DOLE, Secretary, at ng NLRC ang mga tinutukoy po ninyo. At ako po'y nakikiisa sa inyong advokasya sa pagprotekta ng karapatan ng ating manggagawang Pilipino. Salamat po. Yung po bang NLRC position, yan po ba ay fixed term? O fixed term, 23 years? Until 65 years old. Until 65. Wow, kaya pala. How old is the head? Parang 40. The head is turning 65. Oh, okay. So, kahit nang pagpawara-wara siya, magwawal-wal-wal siya dyan, eh, come what may, siya po ay ayahay lang na makapagsilbi hanggang sa siya ay mag-retire. Okay. Siguro that's something na through legislation, I'm gonna try to pass na para ma-minimize po yung term ng NLRC chairman, sapagkat nakita ko for the past, yung 23 years na nakaupo dyan, mukhang kulang po yung ginagawa niyang trabaho para maayos yung problema na matagal, dekada-dekada na po na naranasan po ng ating mga maliliit na manggagawa. Siguro it's about time. Anyway, mag-retire na po ata, no, next year? Praise the Lord. Okay. So, next year mag-retire na. Okay. Senator Loren, huwag ka magalit. Nakangiti na si Senator Loren. Oo, nakangiti. Yan. So, bakit po? I can never get angry. No, I'm not angry and mad at you. I'm mad at the system. I'm mad at the policy. Because time and time again, it keeps repeating. Okay, I've done... That is righteous anger. Thank you. Can I share that with you? Thank you. For so many years, people comes to me, the labor sector, with the same problem again and again. And I'm able to give solutions to those problems. Pero band-aid solutions na bibigay ko. Pero ang gusto ko po sana, permanent solution, long-term solution. And this is it. Gisingin ko po yung mga tutulog-tulugan sa ating gobyerno, lalo dyan po sa NLRC at DOLE, nang sa gayon naman po, magkakaroon po ng hustisya ang ating mga malilit na magagawa. He was less in life, should have more in law. Yan pong sinabi ni Ramon Magsaysay. We reiterate the statement of DOLE that they are willing and happy to receive all the complaints from you so that the people watching your show can be helped, ASAP. Okay. And you can inform me of any move after the passage of the budget, what action they've done. Okay, very good. Thank you. And also my request doon po sa mga taga-NLRC, pag tumawag po, hindi lang po kami, pag may tumawag po, be that imang magagawa themselves or people that represents the manggagawa, sagutin niyo naman po diyan sa NLRC. Kadalasan po, umiiwas kayo, especially po yung mga top management, nagtatago po sila. Hindi ko alam kung bakit sila nagtatago. Pangalawa, tigilan na po natin mga fixer dyan. Pwede ba, Secretary Laguesma, palayasin na po yung mga fixer dyan, yung mga ambulance chaser kung tawagin sa NLRC. Talamak po yan. Inamin po yan sa akin ni Chairman Nograles when he was here during our budget deliberation. So, stop na po yan. Kasi one day, pupunta po ako dyan, I'm not kidding. Kapag naabutan ko po may mga fixer, kakalad ka rin ko po palabas ng NLRC mga yan at papahiyain ko po sila. Okay ba, Secretary Laguesma? Can you tell NLRC Chairman? Okay. Makakarating po. Okay. Ngayon. Ito na po. Sana yung ano? Yung closing remarks ko. Ah, ito po. Maraming salamat po sa pagsagot sa aking mga katanungan. Naway magampanan po natin lahat ang ating mga katungkulan para sa ikaunlad ng bawat manggagawang Pilipino. Thank you to our Senate Pro Tempore Senator Loren Regarda. Thank you, Mr. President. Magandang gabi po sa inyong lahat. Opa. Maraming salamat. Marami po ako natutunan sa sektor ng labor. At I'm happy that our neophyte senator who has been helping the poor, the downtrodden, lahat po ng inaapi at inuulit ko